sa team, lalo na si Coach O, ang background niya din mostly men's volleyball eh. So si Coach Dante, I think yun yung nag-work naman sa kanya, yung sinabi nga ni Maddy, which ngayon ko lang yung nalaman na gradual pala. Kasi ang thinking ko ay bagong coach, Boogs, new system. So I think nagpipay off yung ganong ano, pagtansya niya. Kasi dahil iba talaga kapag ka men's, no, ang approach talaga. Eh, pag women's, ano mo, mga balat sibuyas tayo, ganyan, dapat ano-ano lang, tansya-tansya lang. Ate Jem, para may idadagdag ka, Ate Jem, aliga dito. Akyat ka, be. Sabi ni Ate Jem, oh, makyat ka na. Ate Jem, parang may pa-exclusive ka dyan. Akyat ka na. And by the way, guys, meron tayong ano, alam niyo naman ang rule dito sa Volley Tambay. Pag may na-hit tayo na goal, may dare. Madadali lang naman yung mga dare dito. Oh, may sakit si Maddy, bawal mag-budots ka si Maddy. Pero ano, iba namang dare, basta pag nag-500K, alam niyo na yan. TC mag-English, guys. Hanggang December. Hanggang December, mag-English si CC kapag ginawa niyang 500K ito. Ayan. Okay, ito naman, speaking of improvements, sino para sa inyo ang most improved para sa team? Ikaw, CC. Ako si Dina, tsaka si Kay. Ako sila din yung top 2 ko. Sila, ikaw, Mad. Kasi Tang, kasi nagkaroon ng Tang. Sige, kaya naman. Ate, Ate Jem, umakit ka lang kasi dito. Kung gusto mo maka-off-cam ka lang para may chika lang tayo dito. Palindigan na natin tong ano, Ube Trio. Ayan. Pero ikaw, Sisi, sige. Improvement ni Caitlin and ni Dina. Umpisa natin kay Dina. Si Dina, ano, kahit marami na yung informations na nakukuha niya coming from us and kay Coach Dante, ina-apply niya pa rin kahit minsan nalolost siya kung ano yung gusto niyang play ibigay. Pero yung decoy na, yung paghatak ng isang blocker sa kalaban, malaking bagay yun eh. And nagagawa niya yun. And si Kiki naman, yung confidence niya sa atake niya. Kasi minsan kasi si Kiki, kasi parang Dati, nakikita ko dati sa kanya. Wala siyang, ano, variety. Ngayon, meron na. So, yun. Saka iba na rin yung vibe ni Caitlin. Parang hindi na siya baby girl na yun. No? Parang ano na siya. Pag naglaro siya, alam mo yung pagtingin mo siya, alam niya na yung ginagawa niya talaga na no hesitation, kumbaga. Ikaw naman, Mads, most improved mo and why? Actually, ano, same ako kay CC. And with Tang. So, si Dina, si Kate, and si Tang yung sa akin. Si Tang, ano nakita mong ano sa kanya? Improvement? Ano, nag-step up lang talaga siya for me. Lalo na nung VTV kasi si Ate din, hindi siya 100%. So, super appreciate ko na andun din si Tang. Kasi, hindi lang yung depends sa receive yung, ano niya, yung contribution niya. She's also a leader in a way, in terms of the movement inside the hall. Hindi man siya vocal na leader, pero yung mga sigaw niya na, akin na, yung mga gano'n, nakakatulong yun. Kasi paminsan, matahimik kami sa loob eh, so wala talaga nag-iingay. So, naging leader din si Tang ito. At saka ano no, yung kumbaga energy. Pag may Tang, tas may CC, parang sasabog. True daw, ang ingay daw ni Tang, ah, diba? At saka si Tang, matagal naman na siyang magaling talaga. I guess, dito sa pro, iba na kasi labanan dito eh. Super limited slots, and it's really a matter of resiliency, yung kapag binunot ka, ready ka, diba? So, yan. Yan na ang ano, buhay ng mga pro ngayon. Ah, Lorraine, thank you so much po. More guests, guys. Okay, so since we're talking about who's who, eh, laruin na rin natin. So, ganito yung gagawin natin. I'll ask a question, tapos bibilang ako ng tatlo, and then sabay niyong sabihin yung answer ninyo. Tingnan natin kung gaano ka-strong ang Bisaya connection. Kung pareha kayo ng sagot, mga ganyan. Ano naman to? Basic lang naman to. Ito parang alam... Kayong dalawa, ate. Oo, kayong dalawa lang. Mali ko rin makilala yung mga teammates. Ano to? Yung sagot ninyo yung ano lang. Sinong teammate? Ganyan. Dahil napuwing ako.
Wait lang. Okay. Sino ang, parang alam na namin sagot dito. Sino ang pinaka maingay? 3, 2, 1. Hindi na siya sumagot. Alam niya na rin. Ayan. Si Sisi. Okay. Non-explanatory na to. Ito next. Ate Jen, parang gusto ko na malaman yung mga sagot mo eh. Ayaw po makit eh. Type po na lang dyan sa baba. Okay. Sino ang pinaka topakin? 3, 2, 1, go! Maika or Duki? Ha? Topak? Oo. Oo. Uy, Sisi, hindi ba naman sa bilang? 30 seconds lang, dai. 30 minutes? Ati, wala pa akong na ano, na topakin, wala pa. Ah, di niya naabutan. Wala pa. Siguro mga next year, sagutin ko yan. Pag nagpakilala na, no? Bakit, wait lang, naguluan ako, si Ate Maika at si Duki, parang... Or. Sa pagkakakilala ko sa kanila, hindi ko sila na ano na tinopak. Okay. So, sige nga, explain, ano ang mga instances? Topak, as in, yung definition ko of topak for Ate Maika is kolokoy. Ah. Parang ibang topak, toyoin, ganun. Mahilig kasi mag-joke-joke si Ate Mex, lalo na pag yes. Supportable na siya sa team, ganun. So, wala lang. Super love ko talaga si Ate Mex. Yes. Actually, siya ang aking favorite senior. Sila ni Ate Rhea. Yung tipong, alam mo sila yung mga pinaka-veteran, pero para silang bata. Lalo na si Ate Mex. Parang kabatch lang ni Sisi, ganyan. Favorite kaya. Okay, eto naman. Pinaka nakakatakot. 3, 2, 1, go! Si Ate Den! Uy, Sisi, sumagot ka naman. Ang gigigil ako sa isa segment na to eh. Okay. Si Ate Den, bakit naman? Baka machuchat kayo, no? Huwag daw kasi kayong sasayaw pag warm up. Gagalit siya eh. Warm up kasi yun eh, ha? Pag tumahimik kasi Ate Den, okay. Lalo na pag naka-poker face na siya. Saka kasi diba din nakasama natin yung sa pet ball. So. Actually, siya yung pinakauna na strict player na nakilala ko. Kasi high school ko siya naging teammate. Tapos,